Mga pariente, isang mainit na araw. Dito po tayo ngayon sa loob po ng ating greenhouse. Update po tayo. Yan, dito tayo magsimula sa ating cherry tomato. Ito pong nangyari po sa ating cherry tomato, mga pariente. Marami pong hindi nagtutuloy. Ewan ko ba kung bakit. Yan. Dito banda, medyo marami po rito. Pero dito sa katabi ho niya, dito sa isang raised bed garden po natin, marami pong hindi nagtutuloy. Ayan. Ang gagawin na lang po nito, ito pong naiwan po rito, yung natitira pong puno po rito, ililipat na lang po dito sa kabila. At magtatanim lang, na lang po dito ng mga leafy vegetable para hindi ho masasayang din po yung panahon. Ayan, na dito po sa halos napaligiran na po tayo rito sa mga seedlings. Ito po, punong-puno po. Tanim po ni si Kaerne para maihabol. Kasi ang dami pong bakante sa ating lupa ngayon. Kaya ang dami po siyang ipinunla. Ayan. Halos napapaikutan po tayo rito. Dito pa oh. Nandito pa sa gitna. Ayan. At dito naman tayo. Update po tayo dito sa ating hydroponics. Yan. Ito mga pariente. Ito po ay ito po ay itong Concorde June 20. Ngayon June 25. Mga limang araw pa po ito mula nung i-transplant. Nilipat tanim. Ayan. Medyo punong-puno po yung ating hydroponics po ngayon. Ayan. Kaso nga lang halos po sila. Sabay-sabay po. Gawa nung isang punlaan po natin ang dadami. Isang daan mahigit, hindi katulad dati yung isang punlaan po natin ilingguhan tapos kukunti lang. Kaya ngayon sabay-sabay po ito yung ating yung ating mga litos. Ayan. Medyo mayroon po tayong napapansin yung pong mga ito po yung mga nauna. Medyo mabagal po silang lumaki. Yung tubo po nila medyo bumagal. Ang nangyari ho kasi mga pariente, naubusan ho tayo ng nutrient solution. Mahigit po isang linggo po tayo hindi nakapaglagay ng nutrient solution. Kaya wala po tayong makikitang dahilan kung bakit po ito medyo bumagal po yung tubo po nila. Ayan. At naikumpara po natin kasi dito po sa unahan, halos kasing malaki pa nga sa yung nauna. Ayan, ito po yung sumunod na batch doon po sa unahan, ito po yung sumunod. Pero sa nakikita po natin, ang ganda po ng tubo po rito. Ayan, ito dalawang linggo pa lang yata ito mula nung inilipat tanim. Ayan. So, importante na hindi po ma-maintain po yung nutrients po ng ating tubig para po hindi po maapektuhan po yung tubo po nila. Ayan. Mga pariente, binalikan po natin itong ating dragon fruit kasi nung nakarang linggo dito banda, mayroon po tayong nakikitang dalawang bulaklak po rito sa tapat nitong unang bunga po na nakikita ho natin. Pero wala na po tayong, hindi na po sila makikita. At tayo po yung nagtatanong. Naday di kalahos di aneblo, no? Okay, kita kung duha ka kuan diri, oh. Nawa? Sama na, nagamay kayo. Oo. Matagak, pero ditong unahan na may kan murag ni padayon. Nga pala mga pariente, yung sabi po ng isang kasamahan po natin dito na kabisado po niya itong dragon fruit, hindi raw po lahat na bulaklak magtutuloy. Ayan, yung iba po lalo na po yung mga maliliit at naninilaw na bulaklak pa lang yan po malalaglag lang. At hindi po lahat magtutuloy. Ayan. Pero itong dalawang kani, lahos na nino kayo, ano man?
tayo na siya. Oh, eh ito po yung ano, magtutuloy na po ito. Yan. Yun nga pala. Sikwito po nito. Hindi po lahat ng bulaklak ay magtutuloy. Kaya hindi po natin pwedeng bibilangin yung pong bulaklak. Yung bibilangin po natin yung pong maiiwan na magtutuloy. Kasi hindi raw lahat na bulaklak ay magtutuloy. Yung iba daw, lalo na pag medyo naninilaw, maliliit, inalalaglag lang daw. Yan. Pero ito po yung magtutuloy na po ito. Yan. Nagulat po kasi po tayo kasi mayroon tayong natatandaan na bunga doon banda. Pagdaan po natin, hindi na po natin nakikita. Yan. Kaya pala hindi pala lahat magtutuloy. Yan. Update po tayo ulit dito sa ating free range. Dito po sa ating mga manok. Mapapansin po natin na medyo tahimik na po yung bawat range area po nila. Ayan, dito po sa panglimang range area, wala na po tayong makikitang manok po rito. Ito naman po yung hindi ikinat babahala kasi tayo po ay natuwa kasi nung mga ilang araw mayroong bumili ng 300 kilo. Kaya ito po, pati itong pang-apat na range area po natin, iwala na rin pong laman. Mukhang tayo po'y naninibago. Kasi dati-rati, napakaraming manok po dito. Pero ngayon, tahimik na po. Ayan. Ito po yung pangatlong range area po natin, wala na rin laman. Mukhang yata inubos eh. Biruin mo naman yung 300 kilo. Eh, 300 piraso din yun. Kung tag-iisang kilo bawat isa. Average. Ayan. Dito po, sa pangalawang range area, wala na po tayo makikitang manok po rito. Ito yung pinakaunang range area. Mayroon po tayong nakikitang mga kapapasok lang yata nitong mga manok na ito eh. At kukunti lang. Ayan. Yan. Ito po yung ating range area number 1. Mabibilang na lang po yung naiwan po rito. Yan. Kung palagi naman ganito eh, ang ganda. Magpaparami po ng manok pag ganito lagi. Sana tuloy-tuloy po yung merkado po natin dito po sa ating mga free range na mga manok. Kasi mahirap. Mabilis po yung production po natin. Tapos, hindi po tayo makapag-dispatch ha. Ayan. Medyo malulugi ho tayo kasi habang malaki na po yung mga alaga natin, medyo bumabagal din po yung tubo po nila. Kaya, tapos ang laki ng mga makonsumo. Ayan. Dito rin. Dati, marami pong manok po rito. Ngayon, wala na ho tayo makikita. Maliban lang dito po sa mga nursery pen po. Oh. Ito ay pwede na rin po ito. Pakawalan doon po sa ating mga range area. Ayan. Ayan. Ito yung mga nursery pen po natin. Ayan. Dito mukhang marami-rami po itong batch dito. Halos namang lahat nating nursery pen may mga laman. Ayan. Pero ito yung alanganin pa ito, ilalagay po doon sa range area. Kasi mahirap pag mga maliliit po yung ilalagay doon sa range area po natin, hindi pa po lumalaban kung mayroong mga predator. Ayan. Ito, mukhang marami-rami po itong batch po dito. Ayan. Dito rin po, mga marami-rami din po yung mga bats po rito. Yan. At dito rin na nung nakarang linggo
Punong-puno po yung dito, pero ngayon wala nang laman. Ayan. Ito po yung pinakaunang nursery pen po natin. Ayan, marami din po yung... At tayo po yung diretso po rito sa ating brooding pen. Ayan. Ito po sila. Ayan po. Ayan. Ayan, ito po yung mga kagagaling lang. Ito po, yung batch nito ay kagagaling lang siguro sa ating incubator kasi maliliit pa. Ayan. Ayan. Dito po tayo sa ating incubator kasi nag-alala si kasamang Denver kasi yung mga nitong mga huling hatching po natin napakababa po ng po daw ng ano hatching rate kasi ang nangyari ho kasi marami ho tayong napupundo mga itlog po rito. Siyempre habang tumatagal po siya bumaba po yung fertility po niya. Kaya sa tingin ko yan po yung dahilan bakit bumaba yung hatching rate po natin. Kaya makikita naman po natin nakapundo po rito, ang dami. Siguro mayroon na po itong yung pinakauna ho nito, mayroon na po isang linggo o dalawang linggo. Yan po yung ano na, yung fertility po niya ay bumaba na. Kaya pag yan po yung sinala po rito sa ating incubator, check po yung ano, maliit na po yung hatching rate. Kaya balak ni kasamang Denver, ito po yung ano, bebenta na lang po doon. Hindi na po ito dapat ilalagay po rito sa loob kasi sayang yung panahon tapos kukunti lang po yung mapipisa gawa nung hindi na po nabawasan na po yung fertility po niya dahil po sa tagal kasi yung pagkakalam ko yung maganda hanggang 5 araw lang po mula nung lumabas yung itlog hanggang 5 araw lang mabisa po yun at mataas yung fertility. Ito ay sa tingin ko mayroon lang itong siguro yung pinakauna nito ay 2 linggo na. Kaya sabi ko ni kasamang Denver, hindi na po ito dapat ilalagay po rito sa ating incubator. Kasi sayang lang din yung kurente tapos mababa yung hatching rate po niya. Malakas naman po yung ano po natin, yung pong ito po natin na po produce po ng ating breeders kasi lumalakas naman po sila ngayon. Kaya hindi po dapat mag-ano po rito, magpupundo po ng marami. Ayan. Mga parente, sili po tayo dito sa ating goat house. Medyo matagal na po na hindi po tayo nakapag-update po rito. Yan. Medyo hindi po kasi maganda po itong ating ano, pagkakambing. Wala pa po laman itong kambing, ano, goat house po natin. Na, nasa labas pala yung mga alaga po natin. Yan. At update po natin dito, yan, napagpasyahan po ng management na itigil na po itong ating pagkakambing. Kasi halos 3 taon na po tayo nag-aalaga ng kambing. Mukhang medyo hindi po maganda yung pong return po nitong pag-aalaga ng kambing. Ayan. Pero ito naman po ay pwedeng i-convert po ito ng ano, yung tawag po nila ay cageless na free range. Cageless, yung pong katulad po nun kay Doc Erwin Cruz, ito po yung naging pamamaraan po niya na sa taas po yung sahig, nakaangat yung sahig, tapos dito po nilalagyan lang po natin po ito ng mga paitlugan. Ang tawag po niya ay cageless na free range pa rin siya, pero hindi naman po ikinukulong po yung mga manok, nakagala lang po rito. Pero hindi po siya katulad doon po sa ating isang free range na talagang gumagala po doon sa lupa. Ayan. Katulad dyan, yung manok po natin riyan gumagala sa lupa at nakakakain po ng mga damo saka mga ibang insektos. Pero ang gagawin po natin dito,
I-gawin po natin po ito ng ano, layers. Layers lang po rito, hindi po itong ano. Kukuha po tayo ng magagandang lahi ng mga manok po natin, yung magandang ano, mangingitlog. Ayan po ilalagay po natin dito. Gumagala pa rin sila pero dito lang po sa loob ng bahay. Tapos dito maglagay po tayo ng mga paitlogan po dito sa gitna. Ayan. Yan po yung ano, balak po natin gawin po rito pag yung ating mga kambing ano, ma-dispose na po lahat. Sa ngayon wala po tayong makikita rito kasi gumagala yung po mga alaga po natin. Ayan. Saan ka sila ngayon? Hindi po natin makikita. Ang lawak po kasi nitong galaan po nila. Kaya hindi po natin ulat tayo makikitang kambing po dito sa malapit. Ko alam kung saan sila po ngayon. Pero nakagala lang po yung mga alaga natin. Yan pong update po natin dito po sa ating ano, pag-alaga po ng kambing. Yan mga pariente, mayroon po tayong mga guest po rito, galing po ng bayan, galing po ng ano, siyudad, mga pariente, yun po mga kapatid ko, mga pamangkin ko. Ayan, dito po sila, mayroon po kasi silang pupuntahan na resort at da-drop by, humuuna sila dito bago pupunta roon kasi mamaya pa yung check-in po nila doon. Kaya dito humuuna sila, mananghalian. Ayan po, naghanda na rin po tayo ng mga ano, yung mga ano po tayo, loto po tayong ano, manok na sabaw, native at may malunggay at saka ano, papaya. At mayroon din po tayong adobong manok. Ayan, wala na pong laman po dito, nandun na pala sa ano, lamisa. Ayan. Ayan, ito na po mga pariente, medyo natsimpong umuulan. Kaya medyo yung mga bisita po natin medyo napuputikan po yung mga paapo nila. Ayan. Pero solid naman. Nag-i-enjoy na rin naman sila. Ayan. Mamaya po ano, papunta na po sila sa ano, resort. Doon lang sa malapit lang po rito. Ayan.